Sagutan natin itong problems. Convert the following expressions to fractional exponents. So let's start with 1. Nth root of x raised to m. Okay, so paano i-convert ang isang radical expression to fractional exponent? So yung radicand natin or expression sa loob, which is x raised to m, so yung magiging base din natin for the fractional exponent is the same base x. Okay? And then, magiging fraction yung exponent niya. Yung index natin, yung number dito sa gilid ng radical symbol, which is n, siya yung magiging denominator ng fractional exponent. And then, yung exponent nitong x dito sa radicand na m, siya yung magiging numerator ng fractional exponent. So, therefore, nth root of x raised to m is equal to x raised to m over n. Next, we have cube root of 2x quantity squared. Okay, itong cube root of 2x quantity squared, itong squared sa labas, pwede nyo rin yung ipasok sa loob dito sa radicand, so magiging same yan sa cube root ng 2x quantity squared. Okay, ngayon applying the same concept sa number 1, so yung base natin is itong 2x, okay? Then, put parenthesis, quantity raised to, a fractional exponent natin is, again, yung index na 3, siya yung magiging denominator. Tapos, itong exponent netong 2x, which is 2, siya yung magiging numerator. So, we have 2x raised to 2/3. Next, for number 3, we have 4 square root of xy. Okay? So, meron tayong 4, which is outside dito sa square root ng xy. Ibig sabihin, hindi siya kasama sa magkakaroon ng fractional exponent. So, nasa gilid lang siya, nakamultiply dito sa square root ng xy. So, sulat nyo lang siya sa gilid. And then, itong square root ng xy yung itatransform natin into fractional exponent. So, by the way, kapag meron tayong radical na walang index dito sa gilid, automatic yan. Ang magiging index natin is yung invisible 2. Okay? So, therefore, yung magiging base natin is itong radicand, which is xy. Okay? Dahil two factors tayo, don't forget to enclose them in parentheses. And then, magiging ratio sa fractional exponent na ano. So, yung index na 2, siya yung magiging denominator. Tapos, itong xy, di ba, may invisible exponent yan na 1. Right? So, ito yung lalagay natin na numerator sa fractional exponent. So therefore, 4 square root ng xy, it's the same as 4 times quantity xy raised to 1/2. Next, for number 4, we have 3, 4th root of x times 5th root of y squared. Okay, again, itong 3, hindi siya part sa loob ng mga radical. So therefore, nakamultiply lang siya sa gilid. Okay, copyhin nyo lang. And then for the 4th root of x, again, pwedeng i-transform into fractional exponent. So yung base natin will be the radicand x. Tapos ito may invisible exponent yan na 1, di ba? So magiging fractional exponent yan will be, so again yung index na 4, siya yung magiging denominator. Tapos yung exponent ni x na 1, siya yung numerator. Okay? Then times, so ito namang 5th root ng y squared. So again, yung base natin is itong y. Tapos yung magiging fractional exponent niya will be, so yung index natin dito na 5, siya yung denominator. Tapos yung exponent nitong y, which is 2, siya yung numerator. So therefore, ito yung final answer. Next, for number 5, we have 1 over 6th root ng wyz raised to the 5th. Okay? So, mabasa nyo, nasa denominator yung radical expression natin. So, copyahin muna natin yung numerator na 1 over. So, again, itong base natin will be 3 factors na wyz sa sulat natin. Then, quantity raised to fractional exponent na. So, yung index natin na 6, siya yung magiging denominator. Tapos, yung exponent nitong wyz is 5, siya yung magiging numerator. So, 1 over wyz quantity raised to 5/6, or if you apply the negative law of exponent, diba, if we have x raised to negative n, that's equal to 1 over x raised to n. So, pwede nating iangat itong wyz raised to 5 over 6 from denominator, magiging numerator siya, pero magiging negative lang yung exponent niya. So, equal to sa wyz raised to negative 5/6.
So therefore, this is the answer. Okay, now it's your turn. So tayo nga namang sagutan itong problems and just comment your answers.